Okay guys, ang tatalakayin natin about sa pagbabudget. Tungkol sa pagbabudget naman ito, 'di ba? Nung nakaraan about sa kung paano tayo makaipon. And kung hindi pa kayo naka-subscribe sa aking channel, i-search niyo lang sa YouTube, Aida Tagibaw. Mag-a-appear na 'yan sa YouTube. And syempre, ang unang-una, i-click lang yung bell button din dyan sa right side niyo. Pati yung subscribes para ma-notify kayo kung may bago akong video. Itong mga video na to ay nakakatulong din sa atin. Sana panoorin nyo. Okay, dun sa pagbabudget, kailangan natin ang unang-una, unahin natin ang mga bayarin. Iyan ang importante sa lahat. Yung mga bayarin na yan, tulad ng pagbayad sa kuryente, tuition fee ng mga bata, at mga allowance nila. Diba, iyan naman ang mga importante. At lalong-lalo na yung mga bigas. Gasol, kung nagagasol tayo. And then, pag natapos na yun, pwede na natin maggastos sa mga iba, tulad sa mga pagkain. Minsan, uunahin natin talaga yung mga pagkain kasi yan importante. Diyan tayo sa pagkain talagang mag-budget. Kung kailangan nating magtipid, gawin natin. Sa pagpunta ng iyong anak sa school, kailangan niya ng pera, syempre, para naman hindi magbukang kawawa. Natural lang sa atin na ina or ama na magbigay ng allowance sa ating mga anak. Lalo na 5 days yan. So kung bata pa, pwede naman yung 10 pesos, 15 pesos, ganyan. Kung maari lang din kung may nagawang mabuti yung anak mo sa school, halimbawa may konting, syempre sasabi niya, ma, naka 100% ako sa school, syempre hindi natin maiwasan yan, lalo na yung mga anak natin magaling sa school. Bigyan din natin ng pakonsuelo. Kung meron din tayong, alam natin na kaya ng budget, diba? Ganito lang naman pag mag-budget tayo. Sa pagkain, hindi naman araw-araw na masarap ang kinakain natin. Kung gusto nating araw-araw na masarap, pwede naman tayong mag-alaga ng mga manok, pato, ganun, para naman may masabing karne, di ba? Kung sa isda naman, marami naman mga mumurahin dyan na isda na pwede nating bilhin. Hindi naman umaabot ng 200 per million Tapos, iyan yung dapat kailangan sa atin na mga ina or ama na naiwan sa Pilipinas kasi tayo mga OFW. Pumunta nga tayo dito sa abroad para makapag-ipon na balang araw meron din tayong kinabukasan, lalo na sa mga anak natin at sa pagtanda na rin, may maipon tayo. Kaya kailangan natin na kung maaari, maglista tayo. Diyan natin makikita yung kung saan tayo sumobrang naggastos. Diyan na natin kung ibabudget kung saan tayo naggastos. Halimbawa, sa linggo, syempre, natural lang, nagsisimba tayo. Hindi natin naiwasan na, minsan mga bata, sabihin na, ma, mag-Jollibee, mga restaurant na ganyan, Jollibee, McDo, yan naman ang sinasabi ng mga bata. Kaya, pag ganun na sinabi na mag-Jollibee, syempre, inisip mo na malaking gastos yun, Jollibee. So, sa Monday, medyo kontrolado ang uulamin, syempre. Meron naman, syempre, karamihan naman sa atin na may pamilya, meron tayong maliit na lote, maliit, or kahit wala nga tayong lote, pwede rin tayo makapagtanim ng magulay, diba? Sa mga lata na nga lang, ay makapagtanim ka na ng gulay. Dito sa Taiwan, nagagawa nga ng mga Taiwanese yan, nagtatanim sila sa lata kasi lalo na dito sa city, wala silang maluwang na lote. Doon sila sa paso na paso or lata, diyan sila nagtatanim ng mga gulay kasi mas fresh pa raw yan. O kaya yung mga plastic, diyan sila. Tapos lalo sa atin, libre ang libre. Huwag mong idahilan na wala kang lote, walang space. Libre ang lupa diyan sa atin sa Pilipinas. Kaya pwede tayong gumawa
dun sa ano. Yan sa paso, plastic, pwede na rin yan. Magtanim tayo ng ano, kung anong gulay, kamote, ganun. Yun na ang ano natin. Dun tayo mag-ano, mag-babudget. Siyempre, masarap kinain natin, naggastos. Sa other day naman, oh yun na, maggulay lang tayo. Tsaka yung, kung may, minsan yung mga bata, mahilig din yung medyo may masarap na pagkain. Siguro pwede naman, gusto naman nila yung itlog, di ba? O ayun, magkano yung isang itlog? 5 piso. O dalawa yung anak mo. O di kumuha ka ng ano, 2 itlog. Tapos kung kuan, o dilagyan mo ng ano, yung onion leaves. Ayun, pwede din pagdagdag. Kung ayaw nila, o di huwag mo na lang maglagyan para sana dumami. Pero pag binatil mo na yun, marami na rin yung tapos gulay. O. Tapos yung bigas, meron ka naman ng biling bigas. Yung 3 tao sa loob ng pamilya. Sa isang kainan, hindi naman magagastos yung 200 pesos isang araw eh. Kung sa karne nga, bumili ka ng ano, 1 kilong karne na ano, karne ng baboy, yung laman, siguro 220, ganyan, yung laman ng baboy. Hindi naman na one time na maulam nyo yan, lalo na bata yung ano mo, kasama mo. Ilang araw yan nakakainin. Siyempre, dagdagan mo rin ng gulay para yung, halimbawa, adobo, pwede mong i-ref yan, kainin next other day. Pwede yun yan. Para meron naman masarap na masabi. Kaya yung pagbabudget yung sa tatlo, yung 3 tao sa isang sa loob ng isang bahay. Kasya na yung ano, yung 6,000 na ano na pagkain lang sa 6,000. Marami na yung 6,000, bali 200 a day yun eh, yung 6,000 in a month. So pwede na rin sa isang OFW na magpadala na 10,000 pesos. Sobra-sobra na yun sa inyo na ano, budget. Kasi yung pagkain, 6,000 na yun. 200 ang budget nyo. Meron na dun, nakabayad ka na ng bigas, kuryente. Magkano yung bigas? 1/4 kaban na, bali 25 kilos, tama na lang. Or, 12 kilos in a month. Kasi yung isang sakong bigas, 3,000 na yata. So, 1/4. Mga 7,000, 1/4 sacks of bigas, 700 kamo na lang pala yung ano, 1/4 na bigas. Nandyan na yan. Yung 6,000, sa ulam lang yan ha. Tapos, kuryente. Magkano lang naman yung kuryente? 300 o 400. Tapos, bigas, 700. Tapos, gasol. Hindi naman maubos yung gasol ng isang buwan, ng 1 month. Diba, minsan umaabot pa ng 2 buwan eh, yung isang gasol. Kaya, yung ipapadala ng pamilya mo na nasa abroad, kasya na yung 10,000. Totoo, kasi meron pang sobra dyan eh. Dapat tayo, tulungan natin ang mga asawa natin na nasa abroad kasi mahirap yung gawain nila doon. Gawain namin dito kasi OFW din ako. Kaya, kailangan tayong maglista kahit iyan lang ang isakripisyo natin na tulong natin sa asawa natin na nasa abroad. Paglilista at tsaka yung pagtatanim ng gulay, yan ang importante. Mag-alaga ng mga manok dahil iyan din ang isa pa na nakakatulong sa atin. Lalo na sa mga anak natin, naghanap sila ng masarap na pagkain. Iyan din. Siyempre, nandyan na yung alaman. So, kompleto na. Basta importante, maglista, tingnan mo kung ano yung pinakamalaki yung gastos mo. Diyan ka magbabawas. Halimbawa, malaki nga yung ginastos mo, magbawas ka sa pagkain. Kasya yan yung 10,000 para naman makaipon tayo. Hindi lang yung lahat gastos. Kawawa naman yung asawa natin na nasa abroad. Diba? Mas maganda yung sama-sama tayo pag may maipon. O di, makauwi at makapag-start tayo ng negosyo. Next, talakayin natin about sa, diba tapos na yung ngayon, about sa pag-babudget naman usapan. Next, kung na-topic about sa business naman kung anong dapat gawin. Kasi ito yung pagbabudget. Yan nga, kailangan natin unang-una sa lahat, disiplina sa sarili. Kasi kung hindi mo kayang disiplinahan yung sarili mo, bili ka ng bili. Magtaka ka na bakit kulang na yung ano, yung budget mo na ibinigay ng pamilya mo na nasa abroad. Sabi mo, ay kulang ganito. Mahirap yung na ano, basta sabihin mo na lang kulang. Eh, kung itanong ng asawa mo na nasa abroad, anong pinagkastusan mo? Wala kang maipakita hanggang sasabihin lang kulang. Eh, tutuusin, ang pamilya mo na nasa abroad,
ililista niya yung kung ano yung budget mo. Alam na niya yan eh. Kaya wag, hindi mo kayang dayain. Kasi ang mga OFW, binabudget din nila ang pera nila na nasa abroad. Sila nga ang mas lalong nagtitipid. Dapat sila pa nga yung masarap ang pagkain kasi sila ang nagtatrabaho, naghihirap. Hindi kayo. Hindi ko naman inaano na dapat kayo magtipid. Magtulungan kayo. Kung kailangan magtulungan kayo, gawin mo kung ano yung kaya mong maitulong. Iyan lang ang kaya mong maitulong sa asawa mo na nasa abroad. Ang pagtitipid, pagtulong sa yung maging may alalay ka na ano, tulad ng pagtatanim ng mga gulay. Diba? Kaya importante yung meron din tayong isip paano natin i-adjust ang ating budget na wag nating sabihin na laging kulang. Kasi may stress din yung asawa mo na nasa abroad kung sinasabi mong kulang, kulang lagi. Siyempre, mapaisip din. Tulungan natin siya. Hindi lang sa inyo na ma-stress. Kasi ang mga OFW sa abroad, nai-stress na nga sa amo, sa trabaho, tapos dagdag pa kayo. Sana tulungan nyo rin sila. Kaya yan lang masasabi ko. Sana makatulong. Kailangan disiplina sa sarili. Huwag tayong magpaniwala sa mga sale-sale yan, sa shopping-shopping. Oo, kung gusto mong mag-shopping, try na mag-budget. Kung ano yung excess na naipon mo sa isang buwan, iyan lang ang pwede mong gastusin para sa pang-shopping. Mapag ano lang yung kagustuhan natin. Huwag nating pilitin kung hindi natin kaya. Kaya, yan lang masasabi ko. Sana matuto tayong mag-budget. Next na vlog natin, asahan nyo, meron na naman tayong matutuhan. Sana magustuhan nyo. Uulitin ko, kung sino pang din nakasubscribe sa aking channel, isearch nyo lang sa YouTube, Aida Tagibaw. Ayan lang po. Thank you. Bye-bye. See you soon.